Yo, what's up mga backyard? Welcome back sa aking channel. So for today's video guys, i-update ko kayo dito sa aking mga krillings. Dahil yun na nga guys, at nahatch na sila at humiwalay na sila sa kanilang nanay. So yan, papakita ko sa inyo kung gano'ng kaliliit sila. At ngayon ay kumakain na sila guys. Dahil nung unang paghiwalay nila sa nanay nila, magkakasama pa sila, bali nabubuo pa sila ng bilog. Ewan ko kung bakit ganon. Siguro ganon daw talaga sa umpisa dahil nasanay silang magkakasama. Pero eto nga, after 2 days, magkakahiwalay na sila guys. Mga naglalakad na sila ng kanilang solo. Tapos pag nagbibigay nga ako ng pagkain, ay yun na nga, kumakain na nga sila. Bali kung ano yung gawin ng mga magulang nilang pagkain na kinukuha nila tapos nagtatago, ganun din yung ginagawa nitong mga krillings. So marami nga to guys, siguro lagpas 50 pieces to, at yan ay pag lumaki ilalagay natin doon sa aking pond. Tapos eto na nga yung isa kong female na may eggs. Yan, hiniwalay ko na siya guys. Tapos yun nga pala guys, pupunta ako kay Hendrix Backyard dahil bibigyan ko siya ng trio na crayfish. So pupunta tayo doon sa aking MB farm, dadaling ko tong net. Tara, let's go, ihuli na natin siya. 2,000 years later. So yun guys, nandito na ako sa aking MB farm. So sisimulan ko ng humuli ng trio na crayfish. So tong huhuli natin ay ibibigay natin kay Hendrix Backyard. So update ko muna kayo guys, dahil meron ako ditong crayfish na may eggs. Ayan. So itong isa ko na female, ayan guys, makikita nyo yung buntot niya ay nakatupi na guys. So kahit maglakad siya, so yun ay sign na may eggs na siya. Tapos ito pa yung isa ko na may eggs guys. Ayan. Yan. Bali mas nauna yon na nagka-eggs yung una kong inangat guys, bago pa lang yun eh. Tapos sinuli ko na nga pala yung ating mga crayfish. So ibabalot ko na yung tatlo nito at pupunta na ako kay Hendrix Backyard mamaya-maya. At ayun na nga guys, na ibalot ko na at ready to broom. Pupunta na ako kay Hendrix Backyard. At siyempre ipapalit ko to ng mga isda para ilagay natin dito sa mga istayro. So pupunta na ako guys, samahin niyo ako. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. At ayun na nga, nandito na ako sa farm ni Hendrix Backyard. At ayun na nga siya, busy siya. At siya yung nagbablog, so hindi muna natin siya iistorbuhin. Dahil eto naman ang kanyang pakay, dala na natin guys. At ipapalit natin to ng mga isda. So huhulay ko dyan ng guppy, balloon platy. Tapos binigyan na rin niya ako ng mga black balloon mollies, no. So yun ang paparamihin muna natin doon sa ating MB farm, dahil wala talagang laman yon kundi yung ating crayfish at yung ating mga swordtail. So meron nga biniling bagong mga lagayan dito si Hendrix Backyard. At yan nga, i-update ko kayo. Dito naman tong mga swordtail niya, huhulihin namin yan. Tutulungan ko siyang hulihin para maibenta niya doon sa kanyang doon sa kanyang bahay, kasi meron siyang online na pet shop. Yan o, busy oh. Tapos ayan, nandiyan pa rin yung kanyang mga goldfish. So hindi muna natin siyang istorbohin. At ayun, ako naman ang sisilip guys. So ito nga ang hihingiin natin kay Hendrix Backyard, yung kanyang balloon platy, dahil yung atin ay mga namatay. Tapos hihingi ako nitong kanyang albino koi. Tapos ano pa ba? So yan na nga, at nire-ready niya na yung paglalagyan ng mga huhulihin ko. Tapos update ko kayo, pakita ko sa inyo tong kanyang mga crayfish na galing sa akin. Yan.
Bali, tatlo, ano yan, 3 yan. Sana maparami mo dahil malapit na din mag-eggs yan. At good luck sa'yo sa pag-aalaga. At ayun na nga guys, hindi ko na napakita sa inyo, na ibalot ko na. Yan, meron tayo ditong albino koi na pair. So, pair lang yung kinuha ko dahil kaunti pa lang yung albino koi niya. So, sana ay maparami din natin to dun sa ating MB farm. Tapos, ito naman ang ating balloon platy. Yan. So, ganito lang ang gawain namin guys. Palit-palit lang kami. Tapos, meron siya ditong binigay sa akin na panda. Yan. So, babalik tayo sa Gapi guys. Magpaparami ulit tayo niyan. So, maraming maraming salamat, Hendrix Backyard. Yun. At ayun na nga guys, nandito na ako sa aking bahay. So, dito ko muna ilalagay ito guys dahil malakas ang ulan. So, bukas ko na ililipat to sa aking MB farm. Dito ko muna isasalin sa aking mga aquarium. Pero doon talaga to ilalagay sa MB farm guys ah. So hindi ko na nabilang kung ilan tong binigay niya sa aking black balloon mollies. Dahil yan ay papakawalan ko doon sa aking tarpal pond. Yan. Siguro dito ko muna ilalagay ito sa aking 35 gallons. Dahil yun ay wala naman laman. Tapos ito, siguro hanapan ko na lang mamaya ng pwesto dahil medyo puno pa nga yung aking mga lagayan. So, i-acclimate ko muna guys. Lagay ko muna dito sa aking 75 gallons. I-acclimate ko muna. Tapos ako na bahala dyan guys mamaya. So yun na nga guys. At maraming maraming salamat, Hendrix Backyard, dito sa mga binigay mong isda. At sana ay maparami ko. Tapos yan nga, sa mga gustong humingi nitong bako pa, bibigay ko na yan guys. Dahil magbabawas na ako. At sana yung binigay ko sa yung crayfish ay maparami mo. So pag may mga tanong ka sa akin, message mo lang ako. So yun na nga. At hanggang dito na lang muna ang aking video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, so please like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Maraming salamat po!